Magluluto na naman nga ako ng tokwa. Bukod sa mura to at healthy pa, kaya madalas ko siyang niluluto na ulam dito sa bahay. Minsan talaga hindi ko na rin alam ang lulutuin, basta may gulay, takbo na yan. Laking tulong talaga ng air fryer at mas mabilis ako makakaluto, especially nitong tokwa. Alam nyo ba na ang tagal ko nilambing kay daddy na ibili ako ng air fryer? Yung nabili niya kasing microwave, pwede na din daw doon yung luto katulad sa air fryer. Pero nung binasa ko yung manual, wala naman nakalagay doon. Ewan ko ba kay daddy? Naisipan kong ahaluan lang ng broccoli at cauliflower itong tofu. Tapos igigisa na lang para mas mabilis at madali. Nakakatagal talaga sa pagluluto ang paghihiwa. Katulad na sa akin, ang bagal-bagal ko maghiwa pagdating sa bawang, sa sibuyas at kung ano-ano pa. Pwede ko rin naman ipakiusap kay daddy na siya na lang maghiwa. Total mas mabilis naman siya sa akin. Kaso sa oras naman ng pagluluto, ay tulog pa ang daddy. Di ko na nga siya inaasahan sa mga gantong bagay dahil sobrang pagod na yun sa trabaho. Pag weekdays kasi ang pasok niya is alas 2 ng hapon, tas ang uwian niya alauna na ng madaling araw. Pag weekend naman, Sabado at Linggo, halos doon na siya nakatira sa restaurant. Eh kasi naman, meron silang brunch, papasok siya ng alas 10 hanggang alas 2 pa nga minsan, pinaka-late. So habang nagluluto nga rin ako, tinuturuan ko din si Lucia at binigyan ko nga siya ng activity para naman nalilibang habang ako ay abala dito sa pagluluto-lutuan. Bali, gigisa nga lang yung tofu with cauliflower and broccoli. Eto, lalagyan ko rin siya ng Worcestershire sauce. Di ako familiar sa sauce na to, pero nakikita ko siya kadalasan sa ibang mga recipe na pinapanood ko sa YouTube, kaya napabili rin ako. Napakasimple nga nitong ulam na to, ginisa ko lang yung tangkay ng broccoli, tapos sinunod ko na rin yung cauliflower at broccoli, yung pinakabulaklak niya. Nilagyan ko lang din ng salt and pepper at saka magic sarap para naman may lasa-lasa. Then yun nga, after malagyan ng salt and pepper at magic sarap, hinalo-halo lang yan, then tinakpan ko lang din para medyo maluto-luto yung gulay. After nga matakpan saglit, dinagdag ko naman dito yung Worcestershire sauce. Pagkatapos nga ilagay yung Worcestershire sauce, hinalo-halo lang ulit, tapos isinama ko na dito yung nalutong tofu sa air fryer. Medyo nauuna lang ng slight yung audio ko. Alam nyo ba guys na mas gusto ko sa gulay ang crispy? I don't know, maybe ilan lang tao na gusto dyan, pero mas gusto ko yung medyo hilaw-hilaw pa siya para may lutong. Si daddy kasi at yung mga bata mas gusto nila yung lutong-luto yung gulay, yung talagang sobrang lambot na niya. Kaya nga nung naihalo na yung Worcestershire sauce at saka tofu, hinalo-halo ko lang ulit. Then nag-set aside ako ng portion na para sa akin, kasi nga ayoko yung gulay na overcook. Kung tatanungin nyo kung masarap ba tong niluto ko, aba syempre masarap, ako yata nagluto eh. Kahit medyo maselan sa pagkain si daddy, parang yung mga bata, yung gantong gulay kinakain naman niya, kaya pwedeng-pwede na to na ulam. Di naman sa pagrereklamo guys, pero sa araw-araw ba naman napakahirap mag-isip nung anong lulutuin mo mula sa umaga, tanghali at hapon o hapunan. Sa pagsasama naman namin ni daddy na almost 8 years, basta wag mo lang lalagay ng isda o alamang yung pagkain o yung ulam, kakainin niya yan. Pero sinasabihan ko nga rin siya, parang yung mga bata na kailangan niya maging open at huwag masyadong maarte kasi hindi naman ako culinary chef. At higit sa lahat, kung ano man ang niluto ko, ating ipagpasalamat. Mura man o mahal, masarap man o hindi, biyaya ito mula sa taas. Kaya guys, tara na, no pang inihintay, kain tayo! Wow!